compare. Kaya pinag-drug ko talaga itong flower sa itong drug. Nagsara muna ako ng puso at isipan ko because of what happened. Siyempre, maraming mga tao perfect. Ay, hindi, charot. Etches lang. Pero, aminin ko, hindi naman din ako mag-ilay to anyone, each and everyone sa inyo. I was really down the past few days. As in, super down. Pinakamababa pa sa basement ng parking lot. But of course, syempre, pag may problema, hindi mo dapat tinatambayan. So, dun tayo sa option na move forward. Ang mga problema sa buhay, yun lang yung mga example na magpapatutek sa character natin bilang tao. Kasi syempre, dito sa mundo, ang daming temptations, ang daming taong makakasakit sa'yo. Pero alam mo naman yung mga taong makakasakit sa'yo, it will teach you how to grow, how to be yourself. Syempre, yun lang yung magtuturo talaga sa atin ng mga bagay na hindi natuturo ng ibang tao sa atin. Kasi wala naman tayo ibang kakapitan kundi sarili lang natin. So, dahil dyan, I stopped. Tinigil ko ang social media, tinigil ko ang lahat ng mga kapasok sa akin. Kasi syempre, kontrolado mo rin yung emosyon mo. Kontrolado mo kung ano yung papapasukin mo emosyon, tsaka kung ano yung hindi mo papapasukin. So, I chose to stay away sa cellphone ko. Kahit cellphone, pwede ko hawak for ilang days just to keep my sanity. And okay lang. Okay lang din naman ako. Hindi naman yung nagsalita ng masama sa akin. Okay lang. Wala naman. Gusto ko na lang din magpasalamat. Thank you so much. Dahil sa inyo, naging trending yung pangalan ko. Salamat sa atensyon na binigay niyo sa akin. At least, napasaya kayo, di ba? Para sa social media naman, nandun naman yung happiness and nandun din yung sadness. So, pili ka lang kung ano yung gusto mong path. Yung masaya or yung malungkot. Yes, malungkot. Malungkot talaga. Oo naman. Kahit naman sino ilagay niyo yung sarili niyo sa position ko nung time na yun, mabigat talaga siya. Mabigat talaga, as in di ko in-expect na kaya magsalita ng mga tao ng ganun hurtful words. Grabe yung mga pagising ko, tapos yung mga tao tinagtawanan yung sinabi ko, at ako din honestly natawa na lang. Sabi ko talaga, shocks, hindi ko naiintindihan pala yung sinabi ko, no? Kaya hindi ako binoto ng mga kuklase ko nung pag ako yung pinagde-debate nila. Ano talaga? But oh well, past is past. It's done. And now, nandito na tayo ngayon into another chapter. And I want to make things negative into positive. Para, kasi ang dami na rin malungkot na tao ngayon. So, dahil sa bawal lumabas, natawa sila. At least, siguro kung that keeps them home, that makes them happy, siguro, sabi ko na lang sa Rico, siguro I'm doing a good job. Na-enjoy naman nila yung words ko. So, thank you so much to myself. At dahil dyan, isa sa mga, siyempre gusto ko yung magpasalamat sa mga friends ko. Dito ko nakita talaga yung support ng mga totoong kaibigan who is there on your lowest point of life. Siguro isa to sa mga lowest. Yes, oo. Tao lang naman din ako na nasasaktan din. Lalo na medyo fragile yung emotions natin kasi nasa bahay tayo for ilang days. Maraming friends na namamusta ganyan. Pero itong tao na to, ang talaga siya, parang ayoko na maghawak ng phone. Pero yung one time na naghawak ako ng cellphone, nagbukas ako ng messages lang, social media. Namahal ko yung phone ko. Yung game ako, this is something nice and this is something positive na nangyari out of the negative na nangyari noong araw. Ay, noong mga nakaraang araw. Pero it's okay. That's life. So, diretso lang. Tuloy ang buhay. And gusto ko
maging masaya lahat ng mga tao. So, here it is. Here it is, everybody. Pakinggan na natin ang full version ng Bawal Lumayan.